talagang malaking achievement. Mapaganda pa natin yung edukasyon natin. Special place in my heart. No? Well, family. Kasi di ba sa aking isipan? Hindi ako all-knowing. Ito yung pag-iisip. Kailangan may puso ka para tumulong sa tao. Ano na, 10 years ngayon 2022. Actually, I was vice mayor, namatay si Mayor Tito yung 2012. Kaya napaaga ako naging mayor, no? So basically, may isang taon akong extra. Second question po. When did you assume being mayor so your term limit is blue? Yes, pangatlong term ko na to ng mayor. As I said nga, na namatay si Mayor Tito, so bilang vice mayor, umakyat ako. Tapos saka 3 term ako, no? So tatlong laban as mayor. At ngayon patapos na kasi term limit na po. In the years you have been mayor, what as the greatest challenges, bigay ka po ng sample kahit tatlo po. Actually, madaming challenges. Isang pinakamalaking challenge ngayon, yung nasa gitna pa tayo ng pandemya. Sa totoo lang, yung nangyari to. Hindi ko alam anong gagawin, anong mangyayari. At dahan-dahan tayo nakaraos. Well, hindi pa tapos yung pandemya at madami pa tayong kailangan gawin. But at least, nakita na natin makakaraos din tayo dito. No? Isang challenge na yan. No? Pinakamahirap tingin ko ito, itong pandemyang ito. Pangalawang challenge, yung mga sakuna, yung mga sunog, baha. Kasi parang hindi nawawala. At least ngayon, masasabi ko, nabawasan ang baha dito. Hindi na tayo nang kinikilala bilang lumulubog na lunsod. Malaking-malaking bagay yon. Kaya maganda na paka-set up tayo ng disaster office tugon sa mga hinaharap natin ng problemang ganon. At pangatlong challenge na napakabigat at proud ako kasi na-action na natin yung problema sa malnutrition. Kasi sa totoo lang, yung malnutrition, madaming mga bata stunted. When I assumed the mayorship, madaming mga bata na almost 20% stunted yung mga bata dito at gusto natin ma-eradicate yung stunting. Ngayon, napababa natin less than 6%. So, ito ang ilan sa mga challenges, but madaming challenges talaga. Next question po. Paano mo i-describe ang leadership style mo po? Well, hindi ako all-knowing. Definitely, ang I guess leadership style ko, nagtatanong ako sa madaming tao. At from there, I make an informed decision. Kung ano ba yung best for the city. But definitely, minsan hit and miss yan. But as much as possible, gusto natin more information at our disposal. So lahat ng bagay, tatanungan natin para sa ganun, malaman natin yung buong picture. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin nalalaman yung buong picture. Kaya kailangan, magtanong tayo, malaman natin talaga. So yun ang ginagawa natin. I guess yun yung leadership style natin. Gusto natin madaming nalalaman bago tayo magdesisyon. Who was or were the greatest influence in your leadership style? Well, I guess the pinakamalaking influensya ay ang aking ina, no? My late mother, kasi naging congresswoman siya, naging senator siya, at malaki influensya niya sa akin kasi yung nagawa niya, I guess, na-transfer niya sa akin na ito yung pag-iisip, kailangan may puso ka para tumulong sa tao. Initials niya nga niya ng aking ina ay tao. At kailangan talaga tumulong sa tao, tumulong sa kapwa tao, to be men and women for others. Kasi ang hindi natin makikita ang bunga nito, ang malaboy na sasabihin niya, naku, si Mayor. I believe ang nutrition goes hand in hand with education. Actually, sa aking pananaw, madami pang kailangan mangyari.